po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa gabing ito na nandito po tayo na nagkita-kita para i-celebrate ang arawan ni... Ayaw ko na tawagin tapos eh, Zyden na. Binata na eh. Oo, binata na. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa pagmamahal ng mga magulang ni Zyden, ni Sister Dai, si Brother Donel, kung paano nila kamahal ang kanilang nag-iisang anak. Yan. Eh, akala nga namin kanina po, sa eh, kami lang yung bisita mo eh. Hindi mo alam. Hindi pinapaalam. Kaya talaga, eh, magpaalam sa sunod, magpaalam kayo, baka mamaya eh, magulat si Papons. Okay. Sa 12 years, no? Celebration ng arawan. Ito po, dito magsisimula na yung panibagong chapter ng buhay mo. Okay? And kung ang una ay lagi ka lang siguro dito sa bahay, sa sunod ng mga araw, mga buwan, mga taon, ay ikaw na ay hahalo sa mga ate mo. Ayan. Sa mga kuya mo, kung ano yung activities outside the church, ay makakasama ka na. Then, doon magsisimula na magkakaroon ka ng panibagong mga barkada, magkakaroon ng panibagong idea, magkakaroon ka ng sariling kapasyahan, kapasyahan sa buhay. Pero mayroon pong payo ang banal na kasulatan, lalo na po sa mga kabataan. Dahil tayo po ay tatahak na sa panibagong yugto ng ating buhay. Ang sabi po sa Ecclesiastes 12:1, alalahanin ang may alalang sa inyong kabataan, sa araw ng iyong kabataan. Bakit kailangan na i-remember natin yung ating pong Panginoon sa panahon na tayo ay kabataan? Kasi may mga kabataan, sa sobrang lakas nila, sa sobrang adventurous nila, nakakalimot sila na gamitin ito sa kapurihan ng Panginoon. Nandoon na yung may iba-ibang barkada, dadalhin sa iba-ibang mga bisyo, dadalhin sa mga nito iba-ibang mga pananaw sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, dapat sa mga kabataan, i-always natin alalahanin ang may lalang. Kasi darating ang panahon na iedad ang mga kabataan, magkakaroon ng sariling family, hindi na po pwedeng makadala kung saan, pero yung mga karanasan, yun yung magiging presyo. Kaya, Pauls, ngayon ikaw ay hahakbang na doon sa panibagong stage ng iyong kabataan, maging active ka lalo sa church. Kung mayroong opportunity na mag-join sa church activities, magpaalam ka kay papa mo, kay mama mo, na ikaw ay mag-join. Talagang i-enjoy mo yun, no? Yung karanasan mo sa Sambales, part lang po yun. Part lang po yun ng pagbibina ka. Pero, hindi ka lang naging isang nandang po si ano eh. Oh, sila si Pa, wala ka din si Bonbon. Oh, si Bonbon madalas yun. Merong ano, ganun karanasan. Oh, pero tuloy-tuloy lang. Oo. Oh. Kaya ngayong September 29 hanggang October 2 ay babalik sa Sambales. Sama ka naman ulit para mag-ano, mayroong church activities. Kaya ang thesis ko sa iyo po, Paul, ay gagamitin mo yung iyong talent. No? Gagamitin mo yung talent mo sa gawain ng ating pong Panginoon, maging active ka. Tapos kung may pagkakataon na ikaw ay mapabarkada, pipiliin mo yung mga barkada mo na ilalapit ka sa Panginoon. At higit sa lahat, ay patuloy na maging masunurin, mapagmahal na anak. No? Sa iyong papa at mama. Kaya sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapit, isa pong kagalakan
na tayo po ay magsama-sama po dito para i-celebrate ang kaarawan ni Zyden. At itong lahat ng ito ay pagpapalit ng papuri natin sa ating kumpayan. Kasi yung kaarawan ay mayroon siyang may ibang mga kadahilanan. Una, magbibigay tayo ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Pangalawa, ang Panginoon ay mayroong plano sa ating buhay at ito yung magpapagamit. Gamitin yung ating pong mga talento. Kaya, good evening po sa ating pong lahat. Po rin po ang ating pong Panginoon, Paul, ikaw ay aming dalangin na patuloy na lumaki na may tapos sa Panginoon. Kapag mahal na anak at inyong gagamitin ang iyong talento sa church at sa iba-ibang gawain ng ating pong Panginoon. Ito yung aking dalangin sa Panginoon.